New blogs to my new channels. nakalimutan ko. Akala ko vlogs. Okay, to my channel, guys. I just want to say thank you sa inyong lahat doon sa mga nag-subscribes doon sa unang video ko at nag-comments doon sa unang video ko dahil may pa-games tayo doon. Okay? Salamat po sa inyo at kahapon lang nag-umpisa, umabot na tayo yung subscribers natin, umabot na ng 62 subscribers! You see? Thank you so much, guys! Dahil, na-reach out ko kayo. No? Na-reach out ko kayo. Thank you so much, guys. Thank you. Sana, doon pa sa hindi nag-subscribe, please, watch my video yesterday. Ilalagay ko yung link sa notification para ma-follow po ninyo yung video ko yesterday. Doon po ninyo i-comments yung I want massager. See? I want massager. Ganyan. Itong massager na to, mapapasa inyo to, guys, pag ako'y umabot ng 100 subscribers. Okay? I had changed my mind na supposed to be 500 subscribers. But, ang napag-isipan ko na talaga namang padami ng padami yung magsasubscribe. So, mamimigay ako early than that. Okay? So, ibig sabihin, may 5, I want na lang na pag naging umabot tayo ng 100 subscribers, doon ko na bubunutin yung raffles natin. Okay, I think sa susunod na video ko, pag umabot to ng 100 by today, so ibig sabihin, by tomorrow, gagawa ko ng video para na doon sa raffles. Kaya guys, kung hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Kasi, andito na yung mga pangalan ninyo. Andito na yun, guys. Ayan. Andito na yung mga pangalan ng mga nag-subscribes. Mamaya, gagawin namin, isa-isahin namin ito. Then, pag umabot ako ng 100 subscribers, doon ako magpaparapos. Okay? Doon ko bubunutin yung pangalan ninyo at yung unang mabubunot, yon ay makatanggap nito. Okay? Makatanggap ng massager. Ricago massager. Itong Ricago massager, guys, wait. I just want to get something. Okay. May kanya-kanyang function to. Okay? Hindi lang to iisa, ha? So, ito ang ipamimigay ko. But please, guys, mag-comments kayo doon sa video ko yesterday, not this video, ha?
Yung video ko, not yesterday pala, nung video ko na may pag-games ako. Okay? Yung doon kayo mag-comments, guys, huwag dito sa video na to. Please doon kayo mag-comments para makita ko kaagad, makita kaagad namin yung comments ninyo at malista kayo dito, nakatulad dito. Ha, guys, please subscribe kayo, don't comment below para ma-notify kayo na masulat yung pangalan ninyo dito. Okay? Kasi pag hindi, hindi kayo mabubuno, paano na lang, yun pala kayo pala yung swerte, no? Tapos ito dahil, guys, dapat ito kasi nakatakip, ito yung pang-safe, ano niya, pag inano ninyo. Ayan. Then, ito kasi ang nilagay ko dito, ano to eh, hand wave to eh. So, ibig sabihin, kunting quick ano lang guys ha, para malaman nyo kung ano talagang function, bakit itong massager na to is ipamimigay ko. Pero, okay, from Chicago. Ay, asan na ba yun? Hindi ko na makita. Ayan. Kasi guys, bulag ako. Sa kakatutok sa ano. Hindi ko na makita kung ano na yun. Kung saan yung function. O yan guys, oh. Tingnan nyo. Minamasaj kahit saan. Mayroon pa yan dito. Ayan. Mayroon siya para sa kalyus ninyo sa paa. Mayroon doon sa paa talaga. Tingnan mo. Yung minamasaj mo doon yung talampakan mo. Mayroon dito sa face mo. Ayan. Yan yung face. Okay? So, ito naman para sa entire body to. Ito. Itong nandito na sa loob. Hindi kasi ako marunong magtanggal. So, hindi ko na siya tatanggalin. Ito. Okay, guys. So, ito ang ipamimigay. Then, the second prize, guys, ang pangalawa kong bubunutin, makakatanggap ng 100 ringgit. Yes na yes. 100 ringgit, guys. Yung maswerting mabunot ng pangalawa. Okay? Then, sa pangatlo, makakatanggap ng 50 ringgit. But please, guys, I want you to subscribe. Then, comment doon sa video na ginawa ko doon sa may pag-game si Madam. Yun ang title. May pag-game si Madam. Or, ang title ng video, Life in Malaysia. Yun ang title ng video. Okay, guys? So, ayun. Ayan guys ha, yun yung ano natin. And thank you so much talaga sa mga nag-subscribes. Thank you. And shout out doon kay ang Didi New. Thank you Didi dahil you give me a lot of tips as a new YouTuber, no, as a new vloggers, talagang hindi mo ipinagdamot yung nalalaman mo at binigyan mo pa ako ng mga subscribers. Alam ko yung ibang dyan ay talagang ikaw ang nag-recommend dyan. Thank you so much. Thank you so much to ang Didi New, no? Subscribe niyo siya, guys. Subscribe niyo siya. It's a very supportive talaga siya, very supportive talaga siya kasi talagang sinuport niya ako doon nung pumasok ako doon sa live stream niya, talagang isina-shout out na ako, niya ako. Thank you Didi, thank you so much, thank you so much. Guys, magtulungan tayo kasi nga ito naman talaga ang purpose natin. Hindi to katulad ng online seller na mag-agawan tayo ng customer. Kung hindi, para sa atin magtulungan tayo. Halimbawa, kung marami kang subscribers, i-introduce mo sa akin. Then, yung subscribers ko, ipa-introduce ko sa inyo. Parang ganun lang, tulungan tayo. Hindi yung, kasi kung mangarap tayong maging ganito, so dapat magtulungan. No? Magtulungan tayo. Yun lang. So, and again,
thank you talaga doon sa mga talagang naka-follow kung ano yung mga ginagawa ko doon, you know, yung laging number one, no? Number one kung likers, no? Kung ano, andyan si Uganda Gabriela, thank you, Beth! And then si Monica Bagolor, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yan sila ang laging naka-follow kung saan ako. Marilu Fat, thank you so much. And si Cheryl Hernandez. Si Cheryl Hernandez, yun ang nag-save ng hair ko. Nung nasira yung hair ko, meron po siyang salon doon sa OUG, si Cheryl Hernandez po. Okay? Si... Hindi ko kasi nakuha lahat yung mga ano... thank you so much. Thank you so much to... si Jai! Thank you, Jai! Jai Pangilinan! Thank you so much! Thank you, thank you! Alam ko, ang mag-asawang ito, I'm very proud of them, no? Then, to sino pa ba? Kasi, guys, babanggitin ko lang yung nakilala ko, ha? Then, pag nakilala ko na kayo, syempre babanggitin ko kayo doon, ha? Then, thank you. Shout out pala doon sa new baby ni Jai Jai, si Makayus Simon. No, si Makayus Simon. Na sana dapat ginawa mo kong ninang. Di mo naman ako inano eh. Diba? Para bang namilit, no? Namilit pa. So, to Maymay. Thank you, Maymay San Juan. Thank you. Thank you so much. Thank you for trusting the RM Global Bear. Thank you so much. So, to Melissa Paglinawan. No, thank you. And thank you, guys. And thank you to Doris Maggie. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. At sana lahat ng mga susunod pa na mag-subscribe sa atin, guys. No? Okay. So, pag umabot ito ng tomorrow, pag umabot ito ng 100 subscribers, bubunot na ako, guys. Okay? Bubunot na ako bukas pag aabot ito ng 100 subscribers. Thank you to Ate Inya Baclayo. Thank you. thank you. Thank you to Obrani Hill. Thank you so much, be. Thank you. Then, ayan, guys. Yun na nga, kasi bakit nga ba talaga ako magba-vlogs, no? Baka sabihin nyo na naman, ano namang nakain yan? Well, guys, lahat naman tayo may kanya-kanyang, ano, diba? May kanya-kanyang gusto. Noon ko pa talaga gusto mag-vlogs, okay? Wala lang akong time, tapos tumaba ako. Tapos, basta noon ko pa talaga gustong, kasi lagi akong nanonood ng vlogs eh. Wala akong pinapanood sa YouTube, kundi yung mga nag-vlogs, nag-vloggers, you know, Simple Race, yun ang lagi kong pina-follow, si Ivana Lawi, yun, lagi ko silang pina-follow. Lahat talaga ng mga vloggers, pina-follow ko sila, kung paano sila nag-umpisa, lahat pinapanood ko yan, no? Lahat pinapanood ko, kasi talagang, hindi naman sa kikita tayo, pero parang ma-enhance yung knowledge natin, no? Na hindi tayo mahiyain, no? Marami naman tayong matutunan. Marami tayong matutunan pag gumagawa tayo ng YouTube. At ma-share naman natin yung mga naranasan natin sa buhay. Okay? So, salamat sa mga nag-subscribe, guys. Dito sa video ko, pag umabot bukas, pag umabot bukas ng 100 subscribers, bubunot na ako, guys. Okay? Then, ang pag-uusapan natin, ang topic natin ngayon ay paano nga ba? May nagtanong kasi sa akin, guys. Nagsabi sa akin na i-feature ko raw kung paano ako nagkaroon ng kampanya.
Okay. Paano ba ang isang domestic helper, paano ang isang domestic helper nagiging managing director ng sariling kumpanya? Okay? Dahil hindi pa ako mayaman na, wala pa kaming pera. Okay? So, managing director lang ako ng sarili kong kumpanya. Pero hindi po kami maraming pera dahil mahirap mag-business, guys. Okay? Depende sa'yo kung talagang matapang ka, kung talagang you have a strong personality na kaya mong banggain lahat ng gustong humila sa'yo pababa, magtatagumpay ka. Pero kung bigla ka na lang yung bang mabilis ka lang mag-give up, wala ding mangyayari, no? Well, guys, of course, as I said before sa video ko, na dati lang po akong domestic helper, okay? Nagtatrabaho ako dito sa Malaysia as a domestic helper. Pero hindi po ibig sabihin na domestic helper ako, wala na akong pinag-aralan. Okay? Hindi po ganon. So, hindi po ganon na lahat ng domestic helper, walang mga pinag-aralan, so wala na silang pag-asa. Guys, tayong lahat may pag-asa. Huwag lang kayong sumuko sa buhay. Yun lang yun. Huwag kayong sumuko, guys. No? Marunong tayong magsumikap, mangarap. Yun lang. At syempre, walang inaapakang tao. Okay? Walang inaapakang tao. Yun lang yun. Batuhin ka man ng bato, batuhin mo sila ng tinapay. Yun talaga totoo ang ano na yun. Siguro guys, dati nung single pa ako, nung wala pa akong kumpanya, wala pang akong kumpanya, talagang palaaway ako sa Facebook. Kahit talagang pinapalo ako ng mga taong nangangaway sa akin na wala naman akong ginawa. No? Wala akong ginawa. So, ang ginagawa ko talagang nagpa-fireback ako sa Facebook na ganyan-ganyan. Kaya nga, kilalang-kilala ako na palaaway. Lagi nila ako sinasabi, palaaway yan, marami ang kaaway, ganyan. Pero, tinanong nyo ba kung bakit ba maraming kaaway? No? Alam nga namang pabayaan mo kung ano-ano mga sinasabi sa'yo na hindi naman ka makatotohanan. Alam naman, tatahimik ka. Siyempre, ipaglaban mo rin yung sarili mo. No? Well, paano ba ako nag-umpisang mag-business, no? Dati kasi talaga, guys, nung makilala ko yung asawa ko, okay? Nung makilala ko yung asawa ko, talagang nagtrabaho yan siya as a managing country manager sa isang napakalaking firm, no? Then, nag-resign siya, nagtrabaho siya sa government for a while. Nagtrabaho siya sa government for a while. Tapos, iba yung, parang na-compare niya na iba yung ano ng government than sa dati niyang trabaho. So, kasi, kaya siya siguro nag-iba ng, ano ba to? Nag-iba siya ng ano sa, ano ba yan? Hindi ko maano, pasensya na, wala sa utak ko. Yung nag-iba siya ng, ano ba yan, guy? Nag-iba siya ng profession. Ano ba, si Belinda? Lumalabas naman ang pagkabobo. Ngayon, magsasabi na naman yung mga buzzer, kung bobo ka kasi, ganun, no? Bobo ka kasi, ang bobo nagiging managing director, no? So, guys, huwag mo sabihing mayabang ako. Bakit sasabihin mo, mayabang ako? But, yan ang katotohanan, no? So, ayun nga guys, yung asawa ko, nung nakilala ko siya, tapos nag-usap kami na mag-business kami. So, walang ibang business na talagang patok noon, no? Bago magpalit ang government, okay? Bago magpalit ang government ng Malaysia, okay? Patok ang business ng manpower, okay? Talagang, kasi nandun pa yung ano eh, okay pa yung outsourcing doon, no? Halimbawa, company ko, ipapasa kita doon. Okay pa yon, no? But guys, nung nagpalit ang government, kauumpisa lang namin eh. Biglang bumagsak, guys. Talagang
bumagsak ang manpower, bumagsak yung manpower na lahat ng mga approval hindi na lumalabas, nawindang kami guys. Kasi, nung time, pinagkatiwalaan namin yung gumagawa dati ng ESD, ang dami namin binigay guys, no? Alam mo ba kung bakit siya namatay? Hindi ko na lang anuhin guys. Namatay siya dahil first time in the history for his 25 years, nakatanggap siya ng police report at pa, galing pa doon sa kakilala niya na dati na pinagkatiwalaan niya doon sa asawa ko. Kasi nga, ni-report na namin ng dahil nga anumang mangyari, at least mag-report kami dahil walang lumalabas na mga approval. Kasi hindi pa namin naintindihan dati guys eh. Katulad din ninyo, hindi nyo naintindihan kung ano. No? Nung nagpalit yung government, biglang blacklisted lahat ng mga companies. Okay? Blacklisted lahat ng mga companies. So ayun guys, pero hindi kami sumuko. Hindi kami sumuko. Kasi baka may pag-asa pa eh. Kasi nakapag-umpisa na kami guys. No? Mawawala yung ano namin, magkano nang nailabas namin, no? Then, namatay yung officer guy. Kasi, yung limang company na hinawakan niya, I think bayad na kasi kami bayad kami eh. Bayad nandoon yung, una yun nandoon yung mga aplikante ko. Talagang full, hindi naman fully paid. Yung half na binayad namin doon sa kanila, yun talaga guys. Na talagang, siguro inatake siya dahil hindi niya matanggap na nagkaganoon siya. Inatake siya, guys. Sa totoo lang. Knock the words. Okay? Bago siya mamatay, andun kami, Diyos ko, andun kami sa Putrajaya. Yun, hindi ko makalimutan, guys. Nandun kami sa Putrajaya. Naghihintay kami dun sa sa parking lot. Yung sasakyan namin, naghihintay kami sa kanya. Sinigaw-sigawan ko pa siya kasi nga, 'di ba? Kasi pangako na approval ganito, ganyan. Kasi hindi pa namin maintindihan yung dati guys kung bakit, no? Kasi kaumpisa lang namin eh. So, sinigaw-sigawan ko pa siya. Alam mo, after siguro Thursday, then, Saturday night, inatake na siya, guys. No, minura ko siya ng minura noon. Sa totoo lang, guys, andito naman yung mga recordings namin kasi naka-voice message ako na talagang iyak ako ng iyak doon sa loob ng sasakyan, guys. Na, anong mangyayari dito? Kailangan ganito na, ganito, ganyan. Wala tayong magawa, guys. Wala naman tayong magawa, diba? Kasi, ayan, last year yun guys. So, yun ang hindi naintindihan ng mga tao, no? So guys, ganun, nag-umpisa kami. Tapos, ang daming magbabagsak sa amin. Uy, ang daming naming na-meet na mga manluloko, na mga ganito, dahil talagang prone ang isang agency sa mga agent kuno, officer kuno, na mga manluloko. Siyempre kami, baguhan, hindi namin alam kung ano talaga, no? So, tiwala, ganyan, oh, may kuta ko dito, ganito. Kami naman, oh, may dito, no? Kami nga ang kawawa kasi kami ang middle, kami ang humarap sa inyo, kami ang nangulekta ng pera, pero hindi sa bulsa namin, sa bulsa nila. Okay? Kasi, bakit kami magsasabi sa inyo na may ganito kung wala namang kuta galing sa kanila, di ba? So, ganun yun, guys. Marami kaming taong nakilala na pupunta lang sa opisina ganito, oh may ganito ako. Syempre naman kami rin, gusto rin namin kayo magka-visa, excited, oh meron ganito. Hindi na pala guys, mga company na pala last year blacklisted, daming nabablacklist. Okay, walang pumasok na mga kota or may mga kota na dati. Makikita mo guys, bayad na yung company. So, 100 quota. Imaginin mo,
100 kota binayaran ang levy no 1,850 each. Magkano yun? Okay? Magkano yun sa 100 kota yung company na blacklist? Lugi nga mga company yun. Alam ko lugi talaga sila kasi binayaran muna nila. Hindi kayo ang nagbayad sa gaya. Kung hindi, binayaran ng company yung quota o yung for example, nagbayad sila ng quota ng ganito o nagbayad sila kasi hindi naman company. Halimbawa, ako may malaking construction company. Hindi naman ako pwedeng pumunta roon para kumuha ng quota. Dadaan ako sa tao, guys. Dadaan ako sa tao, no? Ganun yun. Ganun yun ang patakaran. No, ganun ang patakaran kung papaano. Kung papaano magiging makakuha ka ng kota dito. Na hindi kasi naintindihan ninyo guys eh. Di porkit kami ang nagsabi sa inyo na agency kami, kami na yung kumain ng pera ninyo. Siyempre hindi. Mm-mm. Pero, ang maganda sa amin guys, hindi kami sumusuko. Okay? Hindi kami sumusuko. Andito kami, business namin to. Okay? Business namin to, nahaharapin namin. Kung ano man yung nangyari dati, haharapin namin. Dahil guys, yung mga nabayad ninyo doon sa company na to, o sa taong ito na binayad namin doon, hindi na namin mabawi. Okay? Kahit mag ano pa namin dadalhin, hindi namin mabawi guys. Kasi kami walang resibo. Okay? Yan ang patakaran dito sa A to B. Hindi sila nagbibigay ng resibo. But kayo guys na nag-apply dito sa amin, may resibo. No? Mayroong resibo. Ibig sabihin, pwede na kayong maghabol sa amin. Okay? Pero, huwag niyong gamitin panakot. Oh, may resibo ako dito. Kaya kitang harapin sa legal. Dahil, kaya nga kami nagbigay ng resibo para magharapan tayo sa legal. Legal way. Dahil kami, we are so confident dahil hindi naman kami nanloko sa inyo. Okay? Hindi kami ang nanloko sa inyo. Kung hindi, ang nanloko sa atin, yung mga taong nagsasabi na mayroon silang ganito. Okay? Pero, magpasalamat kayo kasi andito pa kami. Andito pa kami na handa ng magsakripisyo ng sarili nilang pera para sa inyo. Okay? Pero, huwag niyo sabihin na, oh, ganito, ganito. Please, guys. Okay? Please. Imbis mag kipag-usap kayo ng maayos. Tapos sasabihin nyo, bakit kasi ang tapang-tapang? Hindi, guys. Nag-assume na kaagad kayo eh. Ang pinakayo ko yung pagdudahan mo ako na hindi nyo nga alam, guys, kung paano ako umiyak. No? Hindi ninyo alam kung paano ako nagmakaawa para lang ilabas yung kota ninyo o ilabas yung, ibalik yung pera ninyo. Hindi niyo alam yun. Pero, you judge me without any proof. Ang proof ninyo, nagbigay kami ng resibo. No? Na dapat magsasalamat kayo, nagbigay kami ng resibo. Pero, andito kami, pwede kayong pumunta sa opisina, nagbigay kayo ng resibo, ganito at ganyan, at pag-usapan. Hindi yung ipopost nyo kami, ipopost nyo kami. Kahit singkong duling, hindi nyo kami. Wala kaming ibabalik sa inyo. Dahil kung post kayo na post kayo ng company namin, post kayo ng mukha ko, ba't ko ibabalik ang pera ninyo? Na ako rin naman, na loko, na kahit singkong ko, hindi ko nakuha sa inyo. Diba? Ganun yan guys, na mahirap magkaroon ka ng business. Harapin, hindi naman lahat ng business maging successful. Hindi lahat ng business, no? Pero nasa iyo yan kung determinado ka. Determinado ka.
Kasi sumilip, sorry. Sumilip kasi si Muli. Tinitingnan niya ako. So, yun guys, ganun lang yun, no? Magsumikap tayo, hindi porkit katulong tayo dito o hindi katulong tayo sa ibang bansa, wala na tayong karapatang mag-business, okay? Okay guys, syempre naman, nakatulong din sa akin na nakilala ko yung asawa ko. O diba, ang haba ng hair ko. Kasi nga, may nagpakasal sa akin. Yun lang yun. Kasi guys, sa totoo lang, hindi ko talaga inambisyon na mag-asawa. But, due to the circumstances, and siguro binigay ni God sa akin yung asawa ko na napakabait, napaka-supportive. Kung alam mo lang guys, mga tao dito nakakaalam kung ano yung asawa ko kabait. Kung gaano yung asawa ko kabait. No? So, yun lang, magpasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng napakabait na asawa. Napakabait na asawa na very supportive husband. Na hindi siya katulad ng mga iba na ipagpalit yung dignidad para lang sa pera. Hindi kami ganun guys. Okay? Nandito kami, opisina namin, from small business, lumaki ako. Actually guys, isa lang akong dati, ang business namin dati, ay isa lang, resources. Isa lang enterprise. I mean, RM Global Resources. So it means enterprise lang. Hindi siya kalakihang company. Dahil, nagpasalamat ako sa isang taong tumulong sa akin, guys. Okay? Tumulong sa akin na ibigay sa akin ang Sir Dumberhad na company. Okay? Tumulong dahil siguro nakita niya yung determinasyon ko. Nakita niya yung determinasyon ko na pursigido ako na mag-business. Okay? Ibinigay niya sa akin, guys, ang Sir Dumberhad na company. Okay? Hindi naman binigay, guys. Of course, binayaran ko. Hindi ko binayaran ng buo kasi wala naman akong perang pambayad ng dahil nga sa nangyari. So, ibig sabihin, binabayad-bayaran ko sa kanya hanggang makumpleto yung bayad ko sa Sir Dumberhad na bininta sa akin. Okay? So, bininta sa akin yun, guys, with a paid up capital na 100,000. Okay? Hindi ang asawa ko ang pinagbigyan, kung hindi ako. Okay? Ako. So, laking pasalamat ko, guys, nang dahil, nagkaroon ako ng Sir Dumberhad, doon na yun kasi mapupunta yung SSM. Ang SSM, mapupunta na yun doon ang pangalan ko, kasi pag enterprise ka lang, yung lokal lang yun ang pupwede. Iisang ano lang, iisang ownership lang. So, naging Sir Dumberhad kami. Tapos, pinalitan namin mag-asawa yung pangalan. Ginawang agency picker daan, RM Global Resources. Sir Dumberhad. Yung company na ibinigay sa akin. Okay? So, yun guys. Ang swerte talaga natin, hindi natin ini-expect. No? Hindi ini-expect. Kasi hindi ko naman ini-expect na ganito. Ang ini-expect ko dati, lagi akong may kaaway nang dahil nga dalaga ako dati guys, nagtatrabaho ako, malaki yung sweldo ko, nakatira ako sa isang kondo, nagpapaupa ako, under my name ng kondo, walang, sa trabaho lang guys, never akong nag-depend sa isang lalaki, no guys, naisip ko talaga na kaya ko. Na kaya kong magtrabaho tapos kasi wala naman akong anak. Kaya nga pinakasalan ako ng asawa ko guys, no? Kasi nga, nung malaman niya na wala akong anak, siya may anak. Di ba? May anak po yung asawa ko. 4 kids po siya dun sa former ano niya, married niya. Na ngayon may married na rin iba.
Okay? So, nauna pong nag-asawa yung dating asawa ng asawa ko. Okay? Bago siya nag-asawa uli. I think 8 years silang naging divorce. Tapos, nagpakasal ang asawa ko sa akin. Diba? Sa 8 years na yon, siguro marami siyang nakilalang mga babae. Pero ako yung pinakasalan niya, guys. Wow! Napaka, ano ko no? Napakaganda ko. Gandang ano, gandang hindi inakala. Ganun yun, ganun yung ganda. Kasi nga, di ba siyempre, yung iba nga, matagal na sila, 10 years na nagsama, hindi pa rin sila kasal. But, yung asawa ko, kakilala pa lang namin, he offered me already that he want to be with me. Parang, corny, no? You want to be with me. Yun. Ayun, guys. Nag-business kami ng ganito. At saka, hindi lang ito ang business namin. Hindi lang ang agency figure dyan. Mayroon din kaming trading company. No? Hindi nyo alam, mayroon kaming trading company. Then, mayroon akong talent event management na hindi pa namin nauumpisahan. Hindi pa namin nauumpisahan yung talent management event. Hindi ko alam kung paano yun. But, it's Astrid Amberhad also. So, meron din kaming trading. Kaya ngayon, nagpursigi kami doon sa, kasi yun ang kasagsagan noong lockdown. Ang gloves, mga medical things, yung pinagbibisihan namin during lockdown. So, maraming orders, no? So, yun guys. Hindi sa, kasi may nagsabi sa akin na, yun bang nagsasabi na, uy, maid lang yan. Guys, maid ako, pero, may pinag-aralan ako, no? Kayo, ikaw din maid ka, may pinag-aralan ka. So, ibig sabihin, may chance kang magkaroon din ng swerte, no? Huwag mong i-look down yung sarili mo. At kayo din, na hindi nagkatulong, huwag kayong look down sa mga katulong, no? Lalo na sa lahat siguro kung saan mang bansa kayo nagtatrabaho, nagtrabaho kayo ng office, nagtrabaho kayo ng ganito, huwag ninyong i-look down ang katulong, no? Kasi pag ang katulong umangat, inspirasyon 'yan eh, inspirasyon 'yan sa lahat. 'Di ba? Ako domestic helper, hindi ko ikinakahiyang naghugas ng kwit ng bata, pero hindi ako nag-alaga ng matanda kasi talagang hindi ko kaya. Okay? Ano yung sikmura ko? So far naman guys, lahat ng maging magtrabahoan ko, no issue. Okay? Lahat, I think I have 4 yung naging amo ko na nandiyan sa Facebook ko. 4 sila na nandiyan sa Facebook ko. Ano ko sila? Friend ko sila sa Facebook. Yung last na work ko bago ko nakilala ang asawa ko, ano din? So, dapat guys, hindi tayo maghilahan. Hindi tayo maghilahan kasi hindi natin bansa to eh. Hindi natin bansa to, hindi tayo magpataasan ng iri. Dahil sa totoo lang guys, hindi nyo alam, ganito siguro ako pamaldita. Pero kung lapitan ninyo ako, nagsusoft ako. Yan ang laging sinasabi ng asawa ko. Ang problema mo, pag nilapitan ka na ng mga kababayan mo, nagsusoft ka, kaya tinitake advantage ka. Ganun ako guys eh. Ganun ako. Hindi ako violent eh. Maalala ko nung time sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko, nung time na wala na kami mga magulang, yung time na parang feeling ko na kami na lang or ako na lang, ganyan. Mabunganga ako guys. Pero ni kunting kurot o kunting ano ko sa kanila, I swear to God, hindi ko nagawa.
Pero mabunga nga ako. Pero never ko silang saktan, never ko silang anuhin, never. Mabunga nga ako dahil gusto ko sumunod sila sa gusto ko, dahil yun ay nakakatulong. Hindi ako magsasabi sa inyo na ganito kung hindi nakakatulong o ikinakasama ng ano ninyo, ikakasama ninyo. Hindi. Ang gusto ko yung nakakatulong. Ganun ako guys eh. Galit na galit ako sa inyo ngayon. Pag lumapit ka sa akin at humingi ka ng pasensya, isang click lang guys, magsosoft ako. Pero kung tataas yung area mo, ba't ako magpatalo sa'yo? Diba? Diba kasi pagpatalo ako, feeling ko, ba't ako magpatalo? Wala mo kong ginawa. So kung pataas yung area mo, pataas ako, pataas, pataas, ganun. Diba? Kasi lahat naman tayo may mga ugali. No? May mga ugali tayo. Well, bakit nga ba ako nagkaroon ng kumpanya na isa lang akong katulong? Ang isang katulong na ito guys, from grade 1 to grade 6, naging honor. First honor sa grade 1 to, I think, to grade 4. Hindi ko na matandaan kung anong honor ko nung grade 5 kasi nandoon na yun sina yung mga kalaban ko sa mga honors, andoon na kasama ko na sa isang section. No? From 1 to 4, syempre pa iba-ibang section may mga honors yun, no? Pero nung nag-grade 5 na ako at nag-grade 6, isang section na lang pinipili at napunta ako dun sa section nga na puro matatalino. Hindi ako ganun katalino guys, may lumagpas sa akin si Sherlyn Jane Santos, yun nalampasan ako ni Maureen Loy nung nasa elementary pa kami, ni Sherlyn Jane Santos, sila yung lumampas sa akin from grade 1, first honor ako from grade 4, no? Then nung nag-high school ako guys, ganun din. From first year to third year, ako ang first honor. Then guys, nung fourth year, na dapat sana ako ang maging ano no. Kaya nga guys, sa totoo lang, ayoko kung masisisi ninyo ako. I never visited my alma mater after graduation. Kasi ang sama-sama ng loob ko, pasensya na talaga, namatay na yung mga teacher, yung mga ganyan, never akong dumalaw nang dahil ang sama ng loob ko. Pero as I grow older, na-realize ko na may mali din pala ako. Kung bakit ako hindi naging valedictorian. May mali ako guys. Alam mo ba kung bakit? Dahil naga-base sila sa character. Sa totoo lang guys, maldita talaga ako since pa before. Dahil inaway ko yung home economics teachers teacher namin nung fourth year kami. Hindi ko talaga, natatandaan ko pa talaga, inaway ko nang dahil ako guys, lagi akong number one sa mga essay, lagi akong number one sa mga ganyan, no? Lagi akong number one. Tapos, lagi akong nag-hands up, no? Pag nag-question yung teacher, hands up. Ngayon, yung ano na yun, hindi ko alam kung bakit sinagot ko siya, guys. Dahil, pero, sa mga academics talagang active ako. Pero pagdating na sa mga project-project guys, nagbabayad ako ng tao. Ang hilig ko talaga ng ganun. Grupo, ako ang leader. Ipapagawa ko yan sa mga ano ko, sa mga tao ko, yung sa mga under sa akin. Pero sina, yung kalaban ko na naging valedictorian, sila yung gumagawa.
natalo, guys, dahil I think nang dahil nga kinalaban ko yung teacher. Nung time hindi ko makalimutan nung time na dumating yung report cards. Nagulat ako kung bakit sa card ko nakalagay is 92. Tapos yung kay pin, hindi na ako magbanggit. Doon sa naging valedictorian, hindi ko alam kung 96 o 98. Basta sa akin is 92. So nagtanong ako kasi sa akin ba naman nakalagay 97, 96, walang below 95 yung grade na yun. Ang nakalagay talaga sa kanya lang is 92. Ay, no. Yes, 92. 92 o 87. Parang ganun. Kasi line of 9 yun sa akin. Tapos sa kanya lang talaga, parang 8, ganun, 87. Sa kanya lang talaga nakaline na 87. So parang nag-react ako. Bakit? Perfect ako sa lahat ng exam, sa lahat ng quizzes, sa lahat ng recitation, sa lahat perfect ako. Anong mali ko? Yung mali ko pala, hindi ako nag-a-attend ng mga activities. Kasi meron din pala yan. Hindi ko naman alam. Hindi kung alam ko pala, di umaattend na ako ng activities. No? Para natupad ko yung pangarap ko, pero talagang may taong ganun, guys, na talagang hindi ako umaattend ng activities, no? So, nangyari, sa galit ng teacher, kinuha niya yung card, pinakuha niya dun sa isang estudyante. Kunin mo yung card, Montibon! Sulat siya. Sinulat niya, guys, 115. May record akong 115. Really, sa card ko, sinulat niya. Hindi ko makalimutan. Andun yung record ko. 115. Yung ano ko, home economics, 115. Hindi ko makalimutan, guys, yung ginawa niya. 115 from 87. Ang dahil sinagot ko siya. Talagang sinagot ko siya. So, yun ang nagpabagsak sa akin na hindi ako naging valedictorian. But in fairness, guys, some of the teachers, kinausap ako, parang pag nakikita ako, Marlinda, congratulations! Kasi ikaw ang number one sa, ano ba yun, yung, di ba may NCEE tayo? Yun, yung National College Entrance Exam. Ako po yung top one sa school namin. So ako yung top one. Sa totoo lang, guys, ako yung namigay doon sa, kahit doon sa valedictorians, aminin mo na, diba, binigyan kita ng kodigo, naalala mo, binigyan, humingi ka sa akin kung anong answer doon sa ano, kung naalala mo pa yon, diba, binigyan ko pa, in-offer ko sa kanila yung answer ko, sa totoo lang, in-offer ko yung answer. Kung ganun ako eh, hindi ako madamot, in-offer ko yung answer, but thank God ako talaga yung number one. Kasi siguro, sinabi ko siguro doon, no, A yung answer ko, sabi ko sa kanila, B. No, joke. Of course, joke. Pero ako pa rin yung nag-number one. Really, ako ang nag-number one. Nag-top one. Naka-receive ako ng Gold Eagle Award from Division lang. No, Del Sur Division. Lagi akong top one, guys. Lagi akong sumasali sa mga ganito. Pang ayaw ko lang talaga yung sa field ng mga activities, hindi mo ako mapasali. No? Hindi mo pa ako mapasali sa mga CAT nang dahil mahirap lang kami, guys, pero yung skin ko pag naanuhan ng araw, talagang nagaganon talaga. Marami, may ano ako eh, may sakit ako na ganon pag naarawan ako, namumutok yung dito ko. Talagang gaganyan na ako. Kaya sa aardihan ko siguro nilagay ako doon sa banda. Ako nung leader nung banda, tapos may leader pa, tapos ako pa talaga mag-leader, may majority mag-leader pa ako doon sa banda. Ganun ako ka powerful noong high school ako. Pero guys, ha, wala akong yaman dati. Ang ginamit ko lang ito, no, kung bakit ako nakilala ng mga tao. Wala akong singkong kusing, wala nga akong baon minsan. Minsan nga, ano lang. Pero pag may utak ka, pag matalino ka, kaya mo yun, no?
hanggang nag-college ako. Kahit nag-college ako, guys, nagtatrabaho ako, nag-aaral ako, sa gabi. Ganun yun. Pero pinupuri pa rin ako ng mga teacher, guys. Lagi pa rin nilang sinasabi na, I really want you. Usang teacher nga eh, nasabi niya na i-adapin daw niya ako. Lagi talaga, guys. Ang sabi talaga niya, adapin niya ako. Ganyan yun, guys, ang buhay natin dito, kung paano tayo umangat, no? So, I think mahaba na itong video ko, no? Baka maputol to, tapos i-ano na lang natin sa sunod, guys. Kasi, gusto ko kasi ipaliwanag eh, kasi yung topic talaga natin is about, kung paano ako nag-umpisang mag-business, no? Paano nga ba ako nag-umpisang mag-business? Yun lang yun. Tiwala lang sa sarili na kahit katulong ka, pwede kang magkaroon, pwede kang umangat, okay? Basta, huwag mang apak ng kapwa, huwag mang lait, huwag mang ganito, okay? Siguro sometimes may bumalabas sa bunganga ko kasi inunahan ako. Pero pag wala kang ginawa sa akin, bakit kita awayin? 'Di ba? Ganun ako, guys eh. Pagkaibigan kita, never kitang pag-usapan. Okay? Pero pag nag-away tayong dalawa o nagkatampuhan tayong dalawa, pag wala akong narinig na chismis mo again sa akin, I just keep quiet. May mga kaaway ako, guys, na silent. Kasi hindi ko pa narinig na chinichismis ako eh. Pero once may marinig ako na chismis, bulkan sa sabog si Marlin. Ganun. Ganun yun, guys. Okay? So sana may natutunan kayo sa araw na to. At sa susunod pa na mga video ko, guys, please comment below kung ano pang gusto ninyong gagawin ko sa video namin. Okay? Either future, yung pag-usapan natin. Marami tayong ano, guys. Yung ang gusto ko kasi sa bawat video ko may aral, no? May aral na makukunan natin, okay? So, ang ano natin, ang tagline natin ngayon na kahit anong estado mo sa buhay, no, kahit anong estado mo sa buhay, katulong ka man, kung may determination ka sa future mo o para sa kinabukasan mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, sa pamilya mo, kung magsumikap ka, kaya mong abutin yan. Yun lang yun. Kung magsumikap ka, kaya mong abutin. May tiwala sa sarili at talagang tiwala kay God. Yun lang yun, guys. Okay? Yun lang yun. At lagi tayong magpipray. Okay? Thank you, guys. Thank you for watching this video. Please subscribe. Gaya ng sabi ko, guys, pag mag-comments kayo doon sa dati kong video, doon kayo mag-comments para madali ko kayong mahanap. Okay? Para madali kong mahanap. Thank you, guys. Thank you so much. See you again in the next video, guys. Sana i-comments din ninyo kung anong video ang pupwede kong gawin. Thank you, guys. Thank you so much, mga ka-friendser, mga ka-friendship, mga ka-works, and all na. Bye!